Hello guys, short vlog lang to kasi gagawin tayo. And may nagtanong lang kasi sa akin. So kasi nag-post ako kanina, baliktad. Nag-post ako kanina na December 1 na. Ano yon? Single na ko because. Okay, so yung iba, nag-aandara pa na sa pag-i-stock ng mga produkto kasi nga. Okay, so bare months. Basta bahala na kayo, pagpasensya na niyo, Bisaya eh. So, di ba, kailangan marami tayong stocks, magpapasko, and magbabagong taon. So, yung iba naglalabas pa ng 20,000, 50,000, 100,000. Siguro kung maglabas sila ng 100,000, talagang malakas na yung store nila. Or baka wholesaler sila. So, bilang sa akin, retailer owner, retailer lang naman tong mga paninda ko dito. Wala akong may lalabas na pera, guys. Actually, last year pa, mga ilang taon na, hindi ako naglalabas ng parang panibagong kuhunan or yun nga, pera para makabili ako ng stocks ng mga Yossi at Alak o yung mga kailangan sa Pasko, yung mga condensed, mga spaghetti, mga ganon, mga fruit cocktail. So, hindi ako maglalabas ng pera, guys. Kasi wala akong may lalabas. Ang tekniko kasi ganito. For example, bumenta ako kahapon ng 10,000. Naka-10,000 ako. So, yung 10,000 na yon, bawas na din yung sa pagkain namin. Kasi dito naman lahat yun, sa tindahan lahat kumukuha, di ba? Wala naman akong ibang trabaho. So, social media ko, guys, hindi yan sumasweldo. Yung YouTube ko, minsan walang sweldo kasi hindi ako madalas makapag-upload, di ba? So, kailangan yan. Lagi kang may upload. Parang empleyado din yan. Pag hindi ka pumasok, wala kang kita. So, pag wala akong upload, wala din akong kita. Sa Facebook, mataas lang yung mga views, pero last year pa yung huling sweldo ko dyan kasi hindi ako makasweldo hanggat hindi ako maka $100. And hindi naman consistent yung pag-upload ko sa Facebook. So, walang income yan. Baga, ang pinaka-income ko talaga ay yung sa tindahan at merong konting racket pero barya-barya lang. Kulang pa sa pagkain namin. Diyos ko, ang gastos po namin sa pagkain. Pag dito lang sa bahay, kasi madalas kaming bumibili, nasa mababa na yung 500 to 1,000 pesos. Lalo na pag lumabas kami, isang kainan, 500. So, sa pagkain talaga kami magastos. So, sa tindahan lahat yan. So, for example nga, bumenta ng 10,000 pesos. Bawas na dun yung food at syempre, magtatabi ako ng konti para sa pambayad ng bills namin, tubig at kuryente. Yan lang naman yung bayaran ko, guys. Hindi na ako nagbabayad sa wifi. Libre yan kasi may commission ako. Ang kapalit niyan ay dito nagsaksak. Ang dami nakasaksak dito sa akin. So, para libre na talaga yung sa wifi ko. So, alternative. Yan, kaya lahat ng benta ay pinamimili ko din kinabukasan kaagad. So, flex ko lang itong dumating na delivery sa akin from grocery. 4 na box ng gin, 1 box ng mojito, at 1 box ng Emperador 500 po. Kumbaga, at saka hindi ako nagpapautang ng groceries dito. So, lahat ng nawalang mga paninda, may kapalit yan na cash kasi nga, wala namang utang. So, lahat kung naubusan ako ng chicherya, yung konti na lang chicherya, mamimili ako niyan kasi nandito naman yung benta eh. Naubusan ako ng mga kape, konti na lang yung kape or kung ano man yung nawala dyan, ipamimili ko din yan. Kasi may kapalit nga na cash. So, yung ginagawa ko, lahat ng benta, basta natabi ko na yung sa pambayad ng bills at natabi ko na yung sa pagkain, lahat ng natitira nun, pinambibili ko. Minsan, marami akong bigas, nag-stock ako kapag may nakitaan akong mura. Nakita nyo yun sa vlog ko. And pag may promong nakukuha sa Alfonso, depende kung saan may promo or di kaya may promo sa Marlboro, may promo sa Camel, nandun na pupunta yung pera ko. So, umbaga, lahat ng pinamimili ko, galing lang din sa tindahan. Hindi na ako naglalabas ng panibagong pera or magwi-withdraw ko para maglagay ng stocks. Pag nangyari yun, ibig sabihin, palugi na yung tindahan mo, nalulugi ka kasi nawawalan ka ng stocks, pero wala kang pambili ulit. Kailangan mo pa maglabas ulit ng panibagong pera. So, dahil nga, kahit yung iba kasi bibili lang ng 1 box ng gin, tapos yung sobrang pera ay pinangkakain sa labas, pinangpapasyal. Kung baga, sobra-sobra yung gastos nila. Kung example, katulad sa amin, maximum ng 1,000 pesos ang pagkain every day.
maximum lang naman yun, minsan 500 lang naman. Baga, naka-budget naman yun eh. Yun talaga yung naka-budget yun. Hindi na pwedeng lumagpas sa 2,000 pesos a day yung bawas. Kasi, kung 2,000 ang 2,000 pesos, yan sa pagkain, araw-araw, tapos sa tindahan mo lang kinukuha, ay malulugi talaga. Diba? Depende naman yun. Yung iba, 300 pesos lang. Kung ano lang yung kaya, kung ano lang yung sa tingin mo na yun yung tinubo mo. Kung matumal naman ngayon, edi mag-adjust ka. Diba? So, kanya-kanyang diskarte lang din yan, guys. Kasi yung iba, naglalabas din naman talaga sila ng pera pag sobrang, siguro sobrang lakas ng tindahan nila, diba? So, kailangan nilang maglabas. E ako, wala akong mailalabas kasi ganito na yung diskarte ko na hindi ko tinatabi yung sobrang pera. Binabalik ko din ulit sa tindahan kasi yung tindahan na yun, yun yung source of income namin eh. Basta, ang kinukuha ko lang ay pagkain namin sa pang-araw-araw, pambayad ng bills. At swerte na ako kung may makukuha pa akong konti para sa ipon, diba? Sa future or emergency funds. Pero halos lahat talaga ng benta ay bumabalik lahat yun sa tindahan. O kaya, example, katulad na ito, meron akong 4 na box ng gin, pero meron pa akong naka-stocks doon. Di iba kasi, may isang box pa doon, huwag na muna tayong bumili. Eh, hindi naman yan ma-expired eh, di ba? So, lalo na pag mabenta sa'yo, di, yun ang stocks mo, yun ang bilhin mo. So, ganun, para at least hindi ako mahirapan, hindi maghahul na nagkakaubos na ng stocks. Kasi may stocks ka na before. Yung sa akin, may stocks na ako before. Andun na. So, hindi na ako makikipagsiksikan para makakuha ng stocks. So, yun yung discarte ko. Sa iba naman yung discarte nila. Kanya-kanya naman ng discarte yun eh. Hindi naman yan magtatagal yung tindahan na yan at hindi yan lalago kung mali sila ng diskarte. Kung saan ka lang komportable. At ako, doon ako komportable. Kasi hanggat maaari, pag nasa bangko na yung pera ko, ayoko na siyang withdrawin. Depende na lang kung talagang emergency at kailangan na kailangan. And yung mga kinikita kong extra racket outside sari-sari store, hindi ko yun nilalagay sa tindahan. Kasi hanggat maaari, gusto ko na kaya ng tindahan na supplyan. Kasi gusto ko na kaya pa din ng, gusto ko makita na kaya pa din ng tindahan supplyan yung pangangailangan, yung basic na pangangailangan. Kasi pag hindi na, ay siguro dapat na akong kabahan, no? Kasi syempre malulugi na yun, 'di ba? Palugi na yun pag hindi na niya kayang supplyan yung mga expenses mo na dati na susupplyan naman niya. So, ayan, good luck sa atin sa Pasko at sana kumita tayo lahat ng madami, no? Para sa akin, basta okay lang yung mga anak ko ay okay na din ako doon. And umorder kayo kay grocery ng mga alak kasi pag sinabi yung alak at Yossi, ayan, kay grocery talaga kumukuha ng mga supplies, especially sa mga alak dahil mabigat siya. Pero kay grocery, free delivery at makatarungan yung presyo. Naka distributor price yun. So kung wala ka pang grocery app, mag-download ka dyan sa link ko para may 50 pesos ka pa welcome bonus sa'yo pag naging successful ang first order mo. Yan, thank you at follow nyo po ako sa Shop with Yvonne.